Ngayon, to expand sa chord vocabulary. Kasi, niya, alam niya na yung major chords, minor chords, di ba? Marami pa yan. So, nakita niya naman yung meron tayong chart. So, yun. Ngayon, kung gusto niyo, ano, actually, nababaliktad yan eh. Yung tawag nila inversion. Bakit? Ba't kailangan baliktad rin? So, ang chord inversion is nililipat. So, sa key of C, like this. Babaliktad rin natin yung isang nota. Ilipat natin doon. So, from here, letter C. C ito, di ba? Ilipat natin doon sa dulo. So, mangyari, ito, gawin ko C. Ito yung daliri ko C, di ba? Punta na siya doon. So, C pa din to. But, first inversion na yung tawag niyan. Kasi, from original na C na, alam natin, nilipat siya sa taas. Ngayon, may next level pa yan. Next level niya, ito naman, lipat mo lang din doon sa taas. So, ito na siya. Ayan. From dito, ito na yung E niya. So, C pa din yan. Ayan. Ngayon, depende kasi sa songs, may mga sa kanta binabagayan siya. Ganda, mas maganda siya pakinggan. Mas maganda siyang melody. Maganda siyang tone. So, bakit ba kailangan nun? Unang-una, kailangan nun kasi nagkakakarakter ng song. Ayun nga, kumbaga ano, nag-change yung karakter ng sound. That's the first thing. Next, minsan, familiar ka na kasi sa inversion. Ganito ka na mag-play. Ewan ko, napansin nyo, doon sa Sunday morning, di ba? Sunday morning. G. G yan, di ba? Oh, first inversion ng G yung ginamit ko dyan. Kumbaga, ano, dumali, may part na parang sa ergonomic ng kamay, dumadali siya i-play. So, imbis na, kasi pag mapapansin nyo, pag naglipat ka dun sa ganung kanta, o oh, ito sa kanan, di ba? Tapos pupunta ka sa G, di ba? O, G. Minsan hindi tumatama. Minsan ganun dahil parang mas tiring, mas exhaust. Na-exhaust yung energy mo. Kasi sa kalilipat. Unless exact siya na ganun. Ano? Pwede kang mag-inversion na lang. So, ginagawa ko dyan. C, di ba? So, o, D minor, G, C. Yun siya. So, yung G, yun. Nagagamit sa ibang kanta. O, kunwari, mag, ano tayo, letter F. F tayo, second inversion. O, ito. Ayan, F, G. A minor. Sa iba. Diba? So, yun. Nag-iiba siya kesa sa ganitong F. Nadagdagan siya ng something. Yun. Tapos, kapag, ano kasi, di ba, may tanong, baka sabi, ano, ang madalas ginagamit, ako, sa case ko, ginagamit ko ang inversion sa kanang kamay. Pwede mo gamitin sa kaliwa. So, ito yung G sa kaliwang kamay. Ito naman yung F sa, ano, F second inversion sa kaliwang kamay. G first inversion sa kaliwang kamay. Yun, may ibang tao, ganun ginagawa nila. Nasanay sila, meron kasi ibang tao na, yun nga, para daw madaling matuto, inversion na agad yung tinuro. Para pag nag-G ka, ito ka na lang mag-G, ito ka na lang mag-C. Madali nga naman siya, kasi, but, lalo kung ikaw lang yung tumutugtog, nakawala yung bass eh. Kasi kung papasin nyo, ito yung bass ng G, di ba? O, eh kung na ganito ka, iba na yung, ano niya, bass niya, may effect siya sa overall song. But kung may basses kang kasama, pwede mong gawin yung inversion sa nabahala dun sa bass na isa. Diba? Pwede mong gawin. Kasi yun nga, advantage ng nag-inversion sa left hand, malaki kasi hindi ka masyadong nag-move. Diba? C, G, o F. Diba? So, minimal movement ngayon. Pag minimal yung movement mo, pwede kang, kapag kaya mo na, mag-solo. Pare.
Yun. So, yun yung advantage ng inversion. So, every chord, kahit minor o minor, di ba? E minor. So, kung i-invert mo siya, yung E, lipat mo na sa kabila. E minor pa rin yan. O, invert mo ulit. Ito yung, ano, wala siyang katapusan. Hanggat may tiklado, pwede. Yun, sa songs, so, halimbawa, sa songs, songs na ano, maganda gamitin yung ano, inversion. Ulit. Ito, alam niyo tong kantan to? Oh, ito yung intro niya. Intro niya. Oh. Ulit. 1, 2, 3, go. Kala kamay lang muna. Diba? Yan, kala kamay lang. Kasi, yun lang. Nandun yung inversion. So, ang ginamit na rin doon, alam ko, alam yung kanta. Pag nilagyan natin ng ano, ng bass o ng left hand. So, kung napansin nyo, ano siya? Inversion lahat yon. So, ang chords nun is C, B minor, C siya, C talaga yung chords na gamit dun sa ano, B minor, A minor, G, patras. So, melody niya, so from C, ang ginamit nilang chord sa right hand is second inversion na C. Ito, ito yun, second inversion na C. Ito yung E, ah, G na nasa, ano, nasa dulo ng nakaraan, no? Second inversion yan. So, sa atas lang. Diba? So yun, puro ang ginamit doon, puro second inversion. Diba? Ang galing. Yun, may gamit siya. So parang, para mag-wide, kasi minsan kasi pag yung bass form is, which is yung ano, okay, okay this chordings, pero yun nga, pag pagdagdag karakter sa kanta, lalo pag nasanay naman na kayo, mararamdaman nyo rin, marinig nyo rin yung songs talaga, yung tone dun sa chord na babagay yun sa song. So yun. Tapos meron ding tinatawag na slash chord. So what is slash chord? Sa gitara, oh, yun nga, ibang tawag nila is compound chord or broken chords. So yun, hybrid lang siya. Hybrid lang siya ng isang chord. So magkahalo siya, dalawang isang bass ng isang chord, tapos yung sa ano other notes niya is sa isang chord. So yun nga, kunwari itong kantan to, patapan natin, tulog natin para medyo kuha. So hanapin natin, nadali lang, natin yung tulog nila. Ito na lang. Ito, para ma-demo ang slash chord. Okay. Rusty siya or magulo siya. But, you get the point. Ang formula is yung may slash yun, di ba? Yung nasa kanang side is yung left side na chord or note, which is A. Yan, so ito A. Pag naglipat tayo sa kanan ng melody, I mean ng chord,
Ito, E na ta. E over A. Ito, D over A. Yan. Tapos, yun yan. Based dito sa chords ng song, F sharp, next. Pero, hindi ako ng F sharp na start. Dito, A pa rin. Tapos ito, E. So, yun. Yung chord na yun, start sa A. E over A. E over A. E over A. F, A over F sharp. E over F sharp. D over F sharp. E over F sharp. Tapos next. Ito. A over D. A over D. D. Bale yung last. So yung sa last, yun, hindi na siya bumalik sa E. Na, hindi na siya nag-E over D. So, ito yung last na. Nag-ano lang, intro lang siya.